Nang pumasok kami sa opisina ni Father Enrico, ay nadatnan namin nakaupo sa upuang kahoy na nakapaligid sa isang malaking lamisa ang ama, Simon at si Tatay Berting, habang si Father Enrico naman ay nakasampa sa isang bangkito at tila may hinahanap sa isang malaking salansan na mga libro na nakasandal sa paligid. Iyon ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa opisina ni Father. May kalakihan ito at sa tingin ko ay parang nagsisilbi ding imbakan ito ng mga papilis ng simbahan. Bukod kasi sa salansan ng libro, ay may iilan ding na malaking filing cabinet na nandoon. Ay sa wakas, nakita ko rin ang wika ni Father Enrico. Inilapag ni Father Enrico sa lamisa ang isang parang album na nababalutan ng manipis na tela. Mabuti na lang at yung paring pinalitan ko dito sa parokya ng San Luis, pinabalot sa mga tilang mga mahahalagang papeles at mga album ng mga lumang larawan noong panahon niya. Kumuha ng tisyo si Father Enrico at pinunasan ang album at sinabi sa amin. Nagpunta sa simbahang ito noon si Aguinaldo at pinangunahan ang pagtanggap ng mga armas ng mga sumukong sundalong Kastila bago dumating ang mga Amerikano. Ilan sa mga sumukong Kastila noon ay nagpasyang dito na manirahan sa bayang ito sa halip na bumalik sa kanilang bansa. Isa na doon ay ang aming ninuno na si Victoriano. Nakasulat ang pangyayaring ito sa diary ng pari ng parokyan ito noong panahong iyon. Mabuti na lang at isang manunulat ang paring iyon at naisipan niyang ilagay sa diary ang mga mahahalagang pangyayari sa bayang ito ng panahong iyon. Maswerte na lang at may ilang larawang kinuha noon. Sayang nga lang at ang pagpunta ni Aguinaldo sa mismong simbahan ng San Luis ay hindi na itala sa mga aklat ng kasaysayan ng Pilipinas. Natahimik kaming lahat nang ipakita sa amin ni Father Enrico ang larawang kung saan ay nakita ko sa unang pagkakataon ang mukha ng ninuno namin. Hindi na kailangan ituro pa ni Father kung sino doon. Si Victoriano. Totoo mang kahawig na kahawig niya Simon. Mukhang pinag-aralan po ninyo ang kasaysayan ng bayang ito, Father, ah. Ang wika ng aking ina. Nako, Estela. Kinuwento lang lahat sa akin niya ni Sister Loss. Siya din ang nagsabi sa akin tungkol sa dayari ng panahong iyon. At kung nasaan ang larawang ito, ilang beses na rin kasi naming nadidinig itong mga nakarang linggo na pinag-uusapan ng mga nagpupunta dito sa simbahan ang mga nangyayari doon sa Dolores. Si Sister Loss dito na sa bayang ito is nilangan mukhang kilalang kilala ang inyong pamilya. Sa pagkakataong iyon, pumasok sina Sister Loss at dalawa pang babae. May dalang mga inumin at biskuit. Matanda na pala si Sister Loss. At kung tama ang tantya ko, mas bata lang siya ng kaunti kay Tatay Berting. Magmerienda muna kayo. Matagal-tagal pa bago maluto yung tinola. Ang wika ni Sister Loss. Nang makita ng Madre Simon ay natigilan ito. Pinagmasdan niya ng mabuti ang kapatid ko at tila mayroong luhang nangilid sa kanyang mga mata. Nilapitan niya Simon at sa kanya'y nagmano. Bago muling lumabas si Sister Loss ay niyakap niya Simon ng mahigpit. Nang nakalabas na ang madre at mga kasama nito'y nagsalita si Father Enrico. Olyo, para sa iyong kaalaman, kababata ni Sister Loss ang lulubinhamin mo. At ayon sa kanya nakasundo ang mga magulang niya at mga partido niyo na magpapakasalang dalawa sa tamang panahon. May mga pamilya noong panahong iyon na nagkakasundong ipakasal ang kanilang mga anak. Sa kasamang palad, namatay nga ang lolo nyo at si Loss naman ay nagpasya na lamang na magmadre. Ano po ba ang naging sanhi ng kamatayan ng tiyuhin ko? Tanong ng ama kay Father Enrico.
ayon di umano kay Sister Luz ang pagpapatuloy na kwento ni Father Enrico. Nagsimula daw na makakita ng kung ano-anong nilalang o elemento at mga espiritu ang kapatid ng lolo ko matapos ipagdiwang ang 13 kaarawan nito. Noon daw ay lagi siyang sinusunda ng mga uwak at biglang ang nabuksan ang kanyang tinatawag na 3 mata. Tuwing nangyayari ito ay nagsisigaw at nagtatakbo si Lolo Benji na animoy baliw. Madalas din daw na magtago siya sa ilalim ng kama, nanginginig at takot na takot. Matapos sabihin iyon ni Father Enrico ay nagsalita naman si Tatay Berting. Iyon di umano ang panahon na pinatawag ng mga magulang ni Ama si Tatay Berting. Bata pa lang ito noon pero natuto na itong manggamot. Dahil di umano sila ay angka ng mga manggagamot. Ang iba ay mangkukulam ang tingin sa kanila pero ang totoo niyan, kalaban nila ang mga mangkukulam. Kilalang mga babaylan ang mga ninuno nila bago pa man dumating ang mga Kastila. Nung una di umanong makita ni Tatay Berting si Lolo Benjamin ay inakala nitong sinasaniban lang ng masamang espiritu pero hindi pala. Walang sumanib na kung anuman sa katauhan ni Lolo Benji. Ang tanging naging problema ay takot siya sa mga nagpapakita sa kanya lalo na doon sa isinalarawan niyang lalaki na nakatalukbong ng itim. At dumating ang panahon na hindi niya na ito nakayanan. Tumahimik ang lahat, katahimik ang binasag ng tanong ko kay Tatay Berting. Ang ibig po ba ninyong sabihin eh, nagpakamatay ang Lolo Benji? Ayon kay Tatay Berting, hindi ito nagpakamatay. Dahil habang ginagamot niya ito, ay nakita nito kung papaanong voluntaryong iniwan ng kaluluwa ni Lolo Benji ang kanyang katawan. Sinundan di umano ni Tatay Berting ito at kinausap. Pinilit itong bumalik sa kanyang katawan pero ayaw na niya. Hindi daw na niya kaya at tanging ang ginawa na lang daw niya ang paraan para matapos na ang kanyang paghihirap. Sa simbahang ito siya tumuloy. Ang sabi niya daw kay Tatay Berting ay dito daw ay hindi na siya masusunda ng mga uwak at ng mga nilalang nang nagpapakita sa kanya. Buhay ang katawan ni Lolo Benji nang iwan niya ito. Tumigil lang ang paghinga ng katawan niya matapos ang 3 na hindi niya na ito binalikan. Hindi makakaakyat sa langit ang kaluluwa ng Lolo Benji dahil iniwan niya ito nang kusa ang katawan nito nang hindi pa siya nakatakdang mamamatay. Mananatili lamang siya dito sa lupa at pinili niyang manatili sa simbahang ito. Hanggang ngayon ay takot pa rin siya na lumabas ng simbahan. Tatay Berting, sadya po ba o natural sa lahi namin ang magkaroon ng ganitong kakayahan? Katulad ng kay Lolo Benji at Moon. Ang pag-uusisa ko. Ah, hindi. Si Father Enrico ang sumagot sa tanong ko. Ayon kay Sister Luz eh, parang sumpa daw yan sa lahi ninyo. Isinumpa ng isang kilalang manggagamot na may alam din sa pangkukulam ang lahi ninyo. Ha? Bakit ho ginawa yun ng kung sino mang manggagamot na iyon? Ang tanong ni Ama. May kinalaman di umano ang ninuno naming si Victoriano ayon kay Tatay Berting. Katulad ng sinabi nito kanina ay may mga manggagamot ang lahing pinanggalingan nito. Nagkwento di umano sa lolo niya na ang kakilala niyang kapwa niya manggagamot ang naglagay ng sumpa sa aming pamilya. Mayroon daw kasing kasintahang Pilipina na taga kabilang bayan si Lolo Victoriano. Pinangakuan niya ito ng kasal at dadalhin sa Espanya. Subalit nang nakilala niya si Lola Francesca ay nahulog ang loob niya dito. Si Francesca ang pinakasalan ni Victoriano at nang mabalitaan ito ng dati niyang kasintahan na noon pala ay nagdadalang tao, ito'y nagpakamatay.
Ang babaeng iyon ay anak ng sinasabing manggagamot. Ang manggagamot na iyon ang nagbigay ng sumpa na mabubuksan ang ikatlong mata ng mga magiging anak at apo ni Victoriano na makakakita sila ng mga nilalang at mga pangyayaring nakakatakot na maaaring hindi kayanin ng kanilang isipan at mangyayari ang katulad ng nangyari kay Benjamin. Kadalasan kasi ang mga nabubuksan ang ikatlong mata ay kung hindi nababaliw ay nagpapakamatay dahil hindi nakakaya ng kanilang mga isipan ang kanilang nakikita at nangyayari sa kanila. Hindi naging normal ang buhay nila at kadalasan nadadamay ang kanilang pamilya. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti ko nang naiintindihan ang lahat ng nangyayari kay Mon. Bunga ng isang sumpa ang pagkakabukas ng ikatlong mata ng kapatid ko. Pero bakit parang kinaya ng kapatid ko na makakita ng mga kakaibang nilalang at makasaksi ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari? At muling nagsalita si Father Enrico, kung ang taong bukas ang ikatlong mata di umano ay mahina ang espiritualidad, hindi namulat sa pagdalo ng misa at pagdarasal, ay hindi maganda ang magiging resulta sa kanya ng pagpapakita ng mga kakaibang nilalang. Sasadyaing tatakutin siya ng mga naturang nilalang. Minsan nga ay baka saktan pa siya. Pero kung ang taong bukas ang ikatlong mata ay may matibay na pananalig sa Panginoon at nagpapakain ng kanilang kaluluwa ng mga dasal, ay hindi siya tatakutin at sasaktan. May mga pagkakataon pa nga na gusto nilang kaibiganin ang mga ito. Ganun pa man, dahil nga sa kanilang kakayahan, ito ay katatakutan sila iiwasan ng mga tao sa paligid nila, maging ang mga mahal nila sa buhay ay baka itakwil sila, kaya maging miserable ang kanilang buhay. Ipapaano naman po may papaliwanag yung mga pagkakataon na minsan kapag may tinapatang bahay ang kapatid ko, may mga ganap na trahedya o mamamatay, magkakasakit sa isa sa mga taong nakatira sa bahay na yun? Ang tanong ko kina Tatay Berting at Father Enrico. Walang kinalaman doon, Simon. Ang sagot ni Tatay Berting, ayon pa sa kanya, sadyang may mamamatay o magkakasakit sa mga bahay na tinatapatan nito, nandoon man o wala si Mon. Kasi nga, nakikita niya ang ilan sa mga katulad niya ang ilang mangyayari sa hinaharap. Nalalaman nila kung mayroong nakatakdang mamamatay at may mangyayaring hindi maganda. Kapag sila'y naglalakad at bigla nilang maramdaman na may mamamatay o magkakasakit sa bahay na iyon, ay may masamang mangyayari doon, ibigla silang hihinto sa tapat ng bahay na iyon. Minsan sa panaginip nila ito nakakita o sinasabi mismo sa kanila ng isang mamang nakatalukbong ng itim. Ano naman po ang koneksyon ng mga uwak sa mga nangyayaring iyon kay Mon? Ang dagdag na tanong ng aking ina. Depende sa pagtanggap ng taong bukas ang ikatlong mata. Kung aariin ng taong iyon nakakampi ang mga uwak, ay maraming pwedeng gawin para sa kanila ang mga ibong iyon. Sa kabilang banda, kung ang mga uwak ay katatakutan ng may ikatlong mata, ay hahayaan lamang nila ito. Ang paliwanag ni Tatay Berting. Paano po ninyo nalaman ang mga bagay na ito, Tatay Berting? Ang tanong naman ni Ama. Holyo, di nga ba't ako isang manggagamot? Ang sagot ni Tatay Berting. Ang tatay at lolo di umano niya at maging ang mga ninuno nila ay mga manggagamot din. Marami silang alam na mga kahiwaga ang nangyayari. Maraming misteryo silang alam at hindi alam at nahihirapang intindihin ng mga ordinaryong taong katulad namin. Simon, sa pagtanda niya ay mauunawa ang lahat ang mga ito. Maraming bagay ang hindi nakasulat sa libro. Tandaan di umano namin iyon. Naunawaan ko ang takbo na pangangatwira ni Tatay Berting.
ang isinusulat lang na mga nagsasabing sila ay paham at dalubhasa ay iyong nakikita ng kanilang dalawang mata. Ano kaya kung susulatin din o naisulat ng mga taong bukas ang ikatlong mata ang kanilang mga nakikita? At ang dugtong pa ni Tatay Berting, "At sasabihin ko sa inyo na hindi lamang ang anak ninyong Simon at kay Benjamin nangyari ang ganito. Maraming tao ang bukas ang ikatlong mata. Ako man ay mayroon nito, kaya nga ako nagkakagamot eh. Pero sa mga kapamilya ninyo ay resulta ito ng isang sumpa. At kapag isang sumpa ang pagkakaroon ng bukas sa ikatlong mata, ay kadalasang hindi maganda ang nangyayari, katulad ng kay Benjamin. Pero mukhang iba ang kay Mon. Ang tingin ko, Stella eh, dahil yan sa tinulungan mo ang iyong anak na matutong magdasal at manampalataya sa Panginoon." "Tama ka, Tatay Berting. Nagulat nga ako na si Mon ay marunong magrosaryo," ang pahayag ni Father Enrico. Pakiramdam ko na pagkatapos niyon ay nagkaroon ng kasagutan ang lahat ng mga tanong ko tungkol sa aking kapatid. Pero paano kung ang mga tatamaan ng sumpa sa lahi namin ay sa halip na katulad ni Mon na kakayanin ito ay katulad ng Lulu Benjamin na parang nagpakamatay dahil hindi niya kinaya? "Tatay Berting, may paraan ho ba para mawala ang sumpa?" ang tanong ng ama. "Mayroon naman," ang saad ni Tatay Berting. "Minsan daw ay dinalaw siya ni Lulu Benjamin sa panaginip at sinabi niyang alam niya kung paano mawawala ang sumpa sa pamilya namin." "Ha? Kung ganun, may pag-asa si Mon na manumbalik sa normal ang kanyang buhay?" Dugtong ng aking ama. "Paano po ba? Ano po ba ang dapat naming gawin?" Hindi di umano sinabi ni Lulu Benjamin kung papaano. Basta ang sinabi lang nito kay Tatay Berting ay pwedeng mawala ang sumpa, ngunit mayroong dapat isakripisyo. Nagulat kami sa tinuran ni Tatay Berting na dapat merong isakripisyo. At ano ba ang ibig sabihin noon? Mayroon bang dapat mamatay? Hindi rin alam ni Tatay Berting at hindi rin daw nilinaw ni Lolo Benjamin sa kanyang panaginip kung ano ang dapat isakripisyo. Sa pagkakataong iyon, napansin kong wala si Mon sa opisina ni Father Enrico. "Ama, nasaan po si Mon?" "Aba, eh, di ba katabi mo kanina?" ang wika ng aking ina. "Diyan muna kayo. Hahanapin ko lang si Mon. Tara, Dennis, samahan mo ako." Sinamahan din kami ni Tatay Berting. Sa labas ay nakita namin si Mon na nakaupo sa may damuhan sa ilalim ng isang puno. Para siyang may kinakausap. "At tika, dito na lamang tayo." Sumunod kami sa mungkahi ni Tatay Berting. "Dennis, Julio, kausap ni Mon ang kaluluwa ni Benjamin. Hayaan natin sila. Bumalik na lang tayo sa loob, ha?" Pumasok kaming muli sa opisina ni Father Enrico at hinintay naming bumalik si Mon. Matagal-tagal din bago muling bumalik ang kapatid ko, si Lolo Benjamin, marahil ang sinabi niya kanina na gustong kumausap sa kanya sa simbahan. "Mon, kinausap ka nga ba ng Lolo Benjamin mo?" ang tanong ni Father Enrico. Tumango lamang si Mon. "Ano nga ba ang napag-usapan ninyo?" ang dagdag ni Father Enrico. "Tungkol po sa sumpa sa amin, pwede daw po itong mawala kung gugustuhin ko." Buong sabik na nagtanong ang aming ina. "Talaga anak, papaano daw?" "Hindi ko daw po dapat sabihin kahit kanino kung gusto ko talagang mawalang sumpa. Gawin ko na lang daw ang dapat kong gawin at lahat daw ng mga mahal ko sa buhay ay dapat pagkatiwalaan ako." Anumang pagpupumilit namin ay ayaw magsalita ni Mon tungkol sa kung papaano mawala ang sumpang iyon. At ang dagdag pa niya, "Sa taktang panahon ay malalaman po ninyo." So ayun po, nalaman na natin kung saan nagmula ang sumpa ng pamilya ng ating mga pangunahing karakter. At mega love shoutout po sa lahat-lahat. Shoutout din pala dyan kay Nikki Sen. Ayan, shoutout na kita, Nikki. At sa lahat po na team na nandoon ako.
Maraming salamat po muli. At sa mga kapatid at kaibigan natin, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, mabuhay po kayo hanggang sa muli.